Kabanata 1291. Makatagpo ng isang bituin. Mahigit alas 8 ng gabi. Sina Cyrus at Margo ay sumakay ng taxi patungo sa isang bagong bukas na lungsod na hindi natutulog sa Quezon City. Napakalaki pa rin ang sukat ng lungsod na ito na hindi natutulog. Mayroong iba't ibang maliliit na stall sa magkabilang gilid ng halos isang kilometrong komersyal na kalye. Sa pangkalahatan, hangga't ang mga sikat na merienda sa Quezon City ay matatagpuan dito. Pagkalabas ni na Cyrus at Margo sa sasakyan, nalaman nilang ang mga tao sa Never Sleeping City ay mailalarawan lamang bilang isang dagat ng mga tao. Lahat ng uri ng tao ay lumitaw sa komersyal na kalye at nagkaroon ng maraming sigawan at sumisigaw. Maraming tao dito. Walang magawang sinabi ni Cyrus kay Margo. Oo, hindi ko ine-expect na napakaraming tao dito. Nakangiting sagot ni Margo, pagkatapos ay kinalagkad si Cyrus at sinabing, "Tara na kumain na tayo, kung hindi ay maaga ang masasarap na pagkain." Hindi ka naman magpapayat, di ba? Nakangiting sabi ni Cyrus. Maganda ang mood ko ngayon, kaya wala akong planong magbawas ng timbang. Ngumiti si Margo kay Cyrus, pagkatapos ay humakbang ng matataas na takong at kinalagkad si Cyrus papunta sa lungsod na hindi natutulog. Sinundan ni Cyrus si Margo sa lungsod na hindi natutulog, tinikman ang lahat ng uri ng masasarap na pagkain. Sa oras na ito, ganap na binitawan ni Margo ang mga bagay na karaniwan niyang gustong kainin ngunit natatakot dahil nag-aalala siya sa kanyang katawan. Sinubukan din pa ulit-ulit ito. Makalipas ang halos isang oras, nakahanap sina Cyrus at Margo ng isang bangko at umupo upang magpahinga. Sobrang saya ko ngayon, matagal na akong hindi naging masaya. Lumingon si Margo kay Cyrus at nakangiting sinabi. Ako rin ay napakasaya. Malumanay na sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay hinayla si Margo sa kanyang mga bisi. Ipinatong ni Margo ang kanyang maliit na ulo sa balikat ni Cyrus, at mahinang sinabi kay Cyrus, kung magagawa lang natin ito sa lahat ng oras. Huwag kang mag-alala, walang mang-iistorbo sa buhay natin sa hinaharap. Nakangiting sagot ni Cyrus. Narinig ni Margo ang mga salita ni Cyrus at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila nag-aalala, ngunit hindi siya nagsalita. Nakita ni Cyrus ang pag-aalala sa mukha ni Margo. At ibinuka na lamang niya ang kanyang bibig upang magsalita. Nang bigla niyang natagpuan ang isang malaking grupo ng mga tao na pumapasok sa lungsod na hindi natutulog, at pagkatapos ay nagsimulang itaboy ang mga turista sa lungsod. Kitang-kita na ang mga ekspresyon ng mukha ng mga turistang iyon ay labis pa rin ang pag-aatubili, ngunit sa huli ay pinili nilang lahat na umalis. Sa wala pang ilang minuto, 80% ng mga turista sa Never Sleeping City ay pinaalis. At isang kordon ang iginuhit sa magkabilang panig ng Never Sleeping City, na nagpapahiwatig na ang mga turistang iyon ay hindi pinapayagang pumasok. Bakit ka nagsimulang humabol sa mga tao? Ang mga mata ni Margo ay may bakas ng pagkalito at tinanong si Cyrus na nakakunot ang noo. Malamang may mali. Malumanay na sagot ni Cyrus. Anong ginagawa niyong dalawa nakaupo dyan? Umalis ka na dito, bawal pumasok ang mga tagalabas dito. Sa oras na ito, isang medyo may edad na lalaki ang sumigaw kay Cyrus ng malakas na busina. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ng nasa katanghali ang bulang na lalaki, isang bakas ng pagkasuklam ang sumilay sa kanyang mga mata at ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita. Cyrus. Nagmamadaling inabot ni Margo si Cyrus, at sinabi sa mahinang boses, Cyrus, gabi na, walang masama kung manatili tayong dalawa dito, tara na.
Bahagyang tumingin si Cyrus kay Margo, hindi nagsalita, tumalikod at umalis. Dahil medyo late na umalis sina Cyrus at Margo, mayroon ng mga tauhan sa lungsod na hindi natutulog sa oras na ito. Ang mga taong ito ay may mga kamera sa kanilang mga kamay, at may mga direktor na parang mga direktor sa lahat ng dako. Dapat kong sabihin na ang kahusayan sa trabaho ng mga taong ito ay napakahusay pa rin. Si Cyrus at Margo ay hindi umalis sa lungsod na hindi natutulog, at ang layout ng trabaho doon ay tapos na. Palabas pala dito. Pagkatapos mag-react ni Margo sa nangyari nang bumalik siya, sinigawan niya si Cyrus na may pagtataka. Kahit palabas, imposibleng biglang itaboy lahat ng turista. At least kailangan mong mag-notify in advance. Dominirang talaga itong show team. Mahinang sabi ni Cyrus. Nako, hindi mo alam, ang palabas na ito ay kasalukuyang pinakasikat na reality show sa ating bansa. Napanood ko ang ilang mga episode kanina. Napaka-interesante. Tuwang-tuwang sabi ni Margo kay Cyrus. Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ni Margo, may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Kung tutuusin, hindi naman talaga interesado si Cyrus sa mga entertainment variety show. Pakiramdam niya ay peke lahat ang mga bagay na iyon, kaya hindi pa ito nakita ni Cyrus. Hindi ko akalain na napakaswerte ko na makitang ire-record ng grupo ng programang ito ang programa ng live. Masayang sumigaw si Margo kay Cyrus, pagkatapos ay bumaling kay Cyrus at sinabing, "Cyrus, huwag muna tayong umalis, okay? Gusto kong makita kung paano nila ni-record ang palabas na ito. Okay, wala namang masama kung bumalik tayong dalawa eh." Bahagyang tumango si Cyrus. "That's great, humanap tayo ng mas magandang lugar para sa ating dalawa." Mabilis na kinalagkad ni Margo si Cyrus. Sa oras na ito, mauunawaan ni Cyrus kung bakit masunurin ang pag-alis ng mga turistang iyon. Lumalabas na naghihintay din ang mga taong ito na panoorin ang live recording ng mga bituing iyon. At may ilang mga panatikong tagahanga na nakatanggap ng balita ng maaga at nagtaas ng kanilang mga kamay. Isang cheerang card na may pangalan ng bituin. Makalipas ang halos 10 minuto. Dalawang bituin, isang lalaki at isang babae, ang pumasok sa eksena na may mahinang ngiti sa kanilang mga mukha at patuloy na kumusta sa mga tagahanga sa kanilang paligid. Hindi gaanong katandaan ang dalawang tao, ang mga lalaki ay gwapo, habang ang mga babae ay maliit at cute, at ang kanilang mga hitsura ay napaka-sweet. Itong dalawang taong ito ay parang mga young stars na kakadebut pa lang sa entertainment industry. Hindi naman sila masyadong sikat, pero dahil sa show na ito, marami rin ang fans. Lumingon si Margo kay Cyrus, at mahinang sinabi kay Cyrus. Oh. Bahagyang tumango si Cyrus at hindi na nagsalita. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya interesado sa mga bagay na ito. Kaagad pagkatapos noon, ilang celebrity ang pumasok sa show. Ang mga celebrity na ito ay hindi masyadong sikat. Si Margo ay nakabawi na ngayon sa kanyang memorya. Noong siya ay nanirahan sa Solbury City, siya ay nanonood ng mga idol drama at iba pa. Ang mga bituin sa bilog ay may kaunti pang nalalaman bit. Kaya kahit sinong bituin ang lumitaw, si Margo ang magkukusa na ipakilala ito kay Cyrus. Narinig din ito ni Cyrus at hindi niya ito isinapuso. Sa sandaling ito, dahan-dahan ang pumarada sa gilid ng kalsada ang isang puting yaya na kotse. Lumabas sa kotse ang isang babaeng naka-sunglasses. Nang makita ng mga fans na naroroon ang babaeng ito, agad silang nagpakulo. Malinaw, ang babaeng lumitaw sa oras na ito ay dapat na ang pinakasikat na bituin. Kabanata 1292.
ang imbitasyon ng mga babaeng bituin. Nang sumulpot ang babaeng nakaputing damit, nagsimulang maghiyawan ang lahat ng naroroon at may mga sumisigaw pa rin ang pangalan ng aktres. Sandaling tumingin si Cyrus sa babaeng bituin. Sa oras na ito, ang babaeng bituin ay nakasuot ng puting damit. Ang Katanji tanging maikling palda ay nagpatalsik sa perpektong figura ng babae. Ang dalawang taloktok ay matangkad, ang mga binti ay balingkinitan, ang baywang ay balingkinitan at malambot. At balingkinitan at malambot ang katawan ng babae. Nakasuot ito ng isang pares ng sunglass sa kanyang mukha. Bagamat kalahati pa lang ng kanyang magandang mukha ang nalantad. Sapat na ang kanyang seksing mapupulang labi at maselang baba upang patunayan kung gaano kakapanipaniwala ang mukha ng babaeng ito. Malinaw na ang babaeng ito ay dapat na ang pinakasikat na bituin. Lumingon si Margo at sumulyap kay Cyrus, pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Ang babaeng bituin na ito ay tinatawag na Agatha Kiao, at siya ay isang babaeng bituin na kakadebo pa lang sa ating bansa. Sinasabing ang background ni Agatha na ito ay sobrang nakakatakot, at kakadebo pa lang niya. Sa isang taon, gumanap na siya bilang female lead sa ilang pelikula, at napakaganda rin ng box office ng mga pelikula. Bukod dito, napakaganda talaga ni Agatha, napakaraming tao ituring si Agatha bilang pambansang diyosa sa hinaharap. Panipi. Pambansang diyosa. Hindi napigilan ni Cyrus nang umiti ng bahagya matapos marinig ang mga salita ni Margo at hindi na nagsalita pa. Oo, kahit isang malaking bituin sa antas ni Patricia ay hindi maikukumpara kay Agatha. Marahan na sagot ni Margo kay Cyrus. So ganyan yan. Bahagyang tumango si Cyrus. Ang mga pananalita ni Margo ngayon ay hindi nagbigay daan kay Cyrus na malinaw na malaman kung gaano katanyag ang Agatha na ito. Ngunit kung ito ay mas mataas kaysa kay Patricia, kung gayon ay mauunawaan ni Cyrus kung gaano kalakas ang Agatha na ito. Pagkatapos ng lahat, dahil sa relasyon ni Cyrus, si Patricia ay maaari na ngayong ituring bilang ang pinakamainit na babaeng bituin sa industriya ng aliwan. At ang kasikatan ni Agatha na ito ay mas mataas pa kaysa kay Patricia, na talagang nakakagulat. Pero hindi ko talaga gusto itong Agatha. Sa sandaling ito, muling kinausap ni Margo si Cyrus. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Margo, at pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti, bakit hindi mo gusto itong Agatha? Narinig ko na napakasama ng karakter ni Agatha, at maraming balita tungkol sa pag-aalaga sa kanya sa internet, kaya wala akong magandang impresyon sa kanya. Paliwanag ni Margo kay Cyrus na may seryosong mukha. So ito ah. Nakangiting tumango si Cyrus, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone upang tingnan ang oras, at mahinang sinabi, okay, gabi na, at hindi mo na gusto itong Agatha, bumalik din tayo. Ayos ito. Tumango si Margo, pagkatapos ay tumalikod at nagplanong umalis kasama si Cyrus. Ngunit nang tumalikod na sina Cyrus at Margo at aalis na sana, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na mukhang direktor ang direktang naglakad papunta kay Cyrus at nakangiting sinabi kay Cyrus, Kuya, sandali. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, Ako ba ang kinakausap mo? Oo, ikaw. Bahagyang tumango ang nasa katanghali ang gulang at saka nagpatuloy. Kuya, ang swerte mo talaga, baka kailangan nating maghanap ng ilang dumadaan para makausap ang mga bisita saglit. Napili ka lang, kaya halika. With me, let our makeup artist do your makeup, and I'll show you the script by the way. Masarap bang makisalamuha sa mga bisita? Matapos marinig ni Cyrus ang mga salita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki,
isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. At tila medyo nagulat si Margo. Ang mga tao sa paligid ni Cyrus ay tumingin kay Cyrus ng may inggit at selos. Kung tutuusin, ito ay isang reality show, at ang mga bisitang kalahok sa palabas ay talagang makihalubilo sa mga dumadaan. Sino ba ang ayaw na mapili? Sa kasong ito, hindi ka lamang magkakaroon ng pagkakataon na mapapanood sa TV, ngunit magkakaroon ka rin ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga tinatawag na malalaking bituin. Dakilang bagay. I'm sorry, I have to go now, kaya dapat magpalit ka ng tao. Ngunit si Cyrus ay walang anumang interes sa ganitong uri ng bagay, kaya diretso siyang tumanggi. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, ang lahat ay natigilan sa kinatatayuan. Ang mga ekspresyon sa bawat isa sa kanilang mga mukha ay bukod pa sa pagkagulat. Walang sino man ang nag-akala na si Cyrus ay kusang ibibigay ang ganoong magandang pagkakataon. Director, hindi pupunta ang taong to, binitawan mo ako. Oo, Director, sa tingin mo kaya ko? Ang lahat ay agad na nahulog sa isang kaguluhan, at ang lahat ay sumugod upang sigawan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Cyrus na may kislap ng kahihiyan sa kanyang mga mata. Direkta niyang inabot para pigilan si Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus, "Bata, hindi sa lahat ng oras dumarating ang pagkakataong ito. Sigurado ka bang gusto mo bang isuko?" "Oo naman." Malumanay na sagot ni Cyrus, pagkatapos ay hinawakan ang maliit na kamay ni Margo at nagpatuloy sa paglalakad. "Little brother, please wait a moment." Ngunit wala pa ring plano ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na paalisan si Cyrus at muling pinigilan si Cyrus. Tiningnan ni Cyrus ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, nakasimangot at nagtanong, "Anong ginagawa mo?" "Little brother, let me tell you the truth, isa kang passerby na gusto ni Miss Agatha." Ngayon lang, hiniling ni Miss Agatha na makipag-ugnayan sa kanya sa pangalan. Sumimangot ang nasa katanghaliang lalaki at sinabi kay Cyrus. Sa katunayan, ang mga nasa katanghaliang gulang ay nahihiya din sa oras na ito dahil si Agatha ay isang napakahirap na babaeng bituin at ang mga ordinaryong dumaraan ni Agatha ay hindi ito gusto. Sayang ang pagtulong kay Agatha na mahanap isang angkop na interactive na passerby na grupo ng programa. Napakaraming lakas, ngunit hindi kailanman nasiyahan si Agatha. Pero kung wala kang mahanap na interactive passerby para kay Agatha, medyo hindi makatwiran, kaya sobrang problemado rin ang show team sa bagay na ito. Sinabi ng direktor kay Agatha ang tungkol dito ngayon lang, ngunit walang pagpipilian si Agatha kundi pumili ng isa mula sa karamihan, at ang napili ni Agatha ay si Cyrus. Sa katunayan, walang partikular na dahilan si Agatha sa pagpili kay Cyrus. Dahil lang sa pakiramdam niya na mukhang okay si Cyrus, hindi man lang nakakainis, at ito ay isang simpleng pakikipag-ugnayan, kaya hindi itinuloy ni Agatha ang pagpapahiya sa direktor. Matapos malaman ng direktor na si Agatha ang pumili kay Cyrus, agad siyang pumunta sa tabi ni Cyrus para makipag-usap kay Cyrus, ngunit ang hindi inaasahan ng direktor ay direktang tatanggi si Cyrus. Kaya naman sinabi ng direktor kay Agatha na parabang binabalak niyang baguhin ang isip ni Cyrus. Matapos marinig ang tatlong salita ni Miss Agatha, ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay tila mas nasa sabik. Kabanata 1293. Hindi mo ako kilala. Sa mata ng mga ordinaryong tao, napakagandang lumabas sa palabas, at ngayon ay posible ng makipag-ugnayan kay Agatha ng malapitan na isang napakagandang bagay. Sa makatuwid, nadama ng lahat na hindi dapat maghanap si Cyrus ng anumang dahilan para tumanggi ngayon. Little brother, napakataas pa rin ang vision ni Miss Agatha,
hindi lahat magugustuhan. Swerte ka na napili ni Miss Agatha. Mas mabuting bilisan mo na at mag-makeup kasama ako. Kung hindi, mapili si Kiyao maya-maya. Miss Isin magmadali, kahit magbago ang isip mo, huli na. Sabi ng direktor kay Cyrus na may pagmamalaki na mukha. Bahagyang tumingin si Cyrus sa direktor, at pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi, "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko ngayon?" Usap. Saglit na tinitigan ng direktor si Cyrus, pagkatapos ay sumimangot at nagtanong na may pagtataka na ekspresyon, "Ano ang pinagsasabi mo?" Sabi ko, "I don't have time right now, and I don't want to interact with anyone. Go find someone else." Malumanay na tugon ni Cyrus sa direktor, pagkatapos ay bumaling kay Margo at sinabing, "Mubay, sabay na tayo." Kabaitan. Alam ni Margo ang pagkakakilanlan ni Cyrus sa kanyang puso, kaya normal para kay Cyrus na huwag isa puso ang maliliit na bituin na ito, at makatuwirang tumanggi si Cyrus sa oras na ito. Ngunit hindi alam ng mga nasa paligid kung sino si Cyrus at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Walang nag-iisip na inilipat na ng direktor si Agatha, ngunit hindi pa rin sinasadya ni Cyrus na magbago ang kanyang isip. Saglit, halos lahat ay tumingin kina Cyrus at Margo na may hindi kapani-pani walang tingin. At tulala rin ang direktor, gulat na gulat ang kanyang mga mata bukod pa sa pagkagulat. Pakiramdam niya ay medyo hindi kapani-paniwala ang pangyayaring ito. Si Agatha ay isa sa mga pinakamalaking bituin sa bansa ngayon. Kung ito ay isang ordinaryong tao, kung maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan ng harapan kay Agatha, magagawa niyang gumising na tumetawa sa kanyang panaginip, ngunit maaaring isipin ng lahat na ang tila batang-batang ito ay tuwang-tuwa na tatanggi. Sa oras na ito, "Little brother, hindi mo ba talaga iniisip?" Ang direktor ay tila medyo ayaw at nagmamadaling sinigawan si Cyrus. Hindi isa alang-alang. Malumanay na sagot ni Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Ang direktor ay nakatayo doon na tulala na may kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. At ang mga dumadaan sa paligid ay gulat din, at ang kanilang mga mata ay hindi maisip maliban sa hindi maisip. "Director, dahil hindi kumikilos ang batang iyon, hayaan mo akong kumilos." "Yes, Director, natuto na akong umarte. Gagawin ko lahat ng ipagawa mo. Bigyan mo ako ng chance." "Director, ano ang tingin mo sa akin?" Matapos makita na isinuko ni Cyrus ang napakagandang pagkakataon, nagulat ang lahat, ngunit hindi nila nakalimutang ipaglaban ang pagkakataong ito. Ang direktor ay sumulyap sa mga tao nang walang magawa, pagkatapos ay tumalikod at naglakad sa gilid ni Agatha. Sa sandaling ito, si Agatha ay nakatingin sa script na may seryosong mukha, na parang hindi niya napansin na ang direktor ay lumapit sa kanya. "Director Zhang, gaano katagal magsisimula? May iba pa akong announcement na tatakbo, bilisan mo." Walang ekspresyong sinabi ni Agatha sa direktor. Matapos marinig ang mga salita ni Agatha, ang direktor ay may bakas din ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya kay Agatha sa mahinang boses, "Miss Agatha, nakatagpo ako ng sitwasyon dito." "Anong sitwasyon?" Mahinang sabi ni Agatha. "Tama, hindi ka lang benign love sa isang dumadaan. Pinuntahan ko yung dumaan, pero dir-diretsyong tumanggi." "Maingat," na sabi ng direktor. "Tumanggi." Walang kamalay-malay na sumulyap si Agatha sa direktor sa tabi niya na may bakas ng pagkagulat sa kanyang tono. Kung tutuusin, ang isang ordinaryong tao ay makasali sa naturang programa at maipakita ang kanyang mukha sa TV, mabuti na lang ang kanyang pinapangarap at imposibleng tumanggi ang sinuman. Tama, hindi talaga alam ng batang yun kung ano ang gagawin, kaya diretsong tumanggi.
kinakabahang sabi ng direktor kay Agatha. Ngayon mo lang ba nabanggit ang pangalan ko? Medyo naguguluhan na tanong ni Agatha sa direktor. Nabanggit ko na, ngunit hindi pa rin interesado ang taong iyon, kaya tumalikod siya at umalis. Walang ganang sagot ng direktor. It's not even work for my name. Hindi ba alam ng taong ito kung sino ako? Siya ay sikat na sikat. Sa tingin ni Agatha ay medyo hindi kapanipaniwala ito. Kung tutuusin, maaari siyang ituring na isa sa mga nangungunang bituin sa China. Kahit saan siya magpunta, hawak siya sa kanyang palad. Paanong may magbibigay nakikipag-ugnayan sa kanya? Paano ang mga pagkakataon? Baka hindi ka kilala ng batang iyan, Miss Agatha. Nanginginig na tumugon ang direktor kay Agatha at pagkatapos ay nagpatuloy. Miss Agatha, hindi pa masyadong maaga para makita ko. Kung hindi, mas mabuting magpalit tayo ng mga dumadaan. Gayunpaman, napakaraming tagahanga mo dito, hindi tayo kailangang mag-aksaya ng oras sa batang iyon. Umupo si Agatha sa pwesto at nag-alinlangan ng 2 segundo. Pagkatapos ay itinapon ang script sa tabi at sinabing may maliit na bibig, hindi ako naniniwala, may mga tao pa rin na hindi nakakakilala sa akin Agatha, kailangan kong makuha iyon. Balikbata ngayon. Miss Agatha, ikaw. Ibinuka ng direktor ang kanyang bibig upang magsalita. At si Agatha ay hindi na nagpatuloy sa pakikipag-usap sa direktor, tumayo at humakbang ng mataas na takong at naglakad papunta sa mga posisyon ni na Cyrus at Margot. Sa oras na ito, nakatayo sa gilid ng kalsada si na Cyrus at Margot na naghihintay ng sasakyan. Dahil nakaharang ang mga kalye sa paligid, kakaunti pa rin ang mga taxi na dumadaan. Parating na ang sasakyan. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Cyrus ang isang taxi na dahan-daang tumatakbo patungo sa kanyang kinatatayuan at mabilis na ikinaway ni Cyrus ang kanyang kamay. Saglit lang kayong dalawa. Pero saktong huminto ang taxi, biglang may boses ng babae sa likod ni Cyrus. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang boses na ito. Pagkatapos ay tumingin sa likod at nakitang dumating si Agatha sa sarili niyang inisyatiba. Kilala mo ba itong si Agatha? Nakaramdam ng kakaiba si Margot, kaya mahina niyang tinanong si Cyrus. Hindi alam. Umiling si Cyrus. Kung gayon, bakit patuloy kanyang hinahawakan? Patuloy na nagtanong si Margot. I'm also curious about this now. I've never met this woman at all. Kung hindi dahil sa pagpapakilala mo, hindi ko malalaman na bida pala siya. Sabi ni Cyrus na may napakawalang pag-asa. Tumingin si Margot kay Cyrus pataas at pababa. Nararamdaman niya na talagang hindi kilala ni Cyrus si Agatha, kaya hindi na siya nagsalita pa. Hello, ako si Agatha. Kiyaw. Nang kausap ni Cyrus si Margot, naglakad na si Agatha sa harap ni Cyrus at mayabang na sinabi kay Cyrus. Kabanata 1294. Magkano? Ewan ko sayo, ano bang problema mo? Hindi komportable si Cyrus sa mayabang na tingin ni Agatha, kaya sumagot siya nang walang pakialam. Hindi mo ako kilala. Matapos marinig ni Agatha ang mga salita ni Cyrus, napasigaw siya sa gulat. May kakaiba bang hindi kita kilala? Mahinang tanong ni Cyrus. Ikaw. Natahimik si Agatha nang makita niya si Cyrus, tinanggal niya ang salaming pang-araw sa kanyang mukha, at pagkatapos ay ipinakita ang isang sexy at kaakit-akit na maselang mukha. Masasabi ko, talagang napakakaakit-akit ang hitsura ni Agatha. Ang isang magandang mukha lamang ay maaaring magpaibig sa hindi mabilang na mga lalaki sa isa't isa, lalo na ang mga magagandang mata na tila naglalabas ng mga bugso ng tukso sa lahat ng oras.
Ang mga tao ay kaakit-akit, kaya hindi sinasadya na si Agatha ay maaaring maging pinakamainit na babaeng bituin sa industriya ng entertainment sa loob lamang ng isang taon. Ngunit tulad ng sinabi ni Margo, ang karakter ni Agatha ay talagang medyo masama, at pakiramdam niya ay medyo nangingibabaw. Matapos malaman ni Agatha na si Cyrus ay nakatitig sa kanyang magandang mukha sa lahat ng oras, may kislap ng pagmamalaki sa kanyang mga mata, at sinabi niya sa isang mapanghamak na tono. Normal lang na hindi mo narinig ang aking pangalan, ngunit ngayon dapat kilala mo na ako sino ito. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Agatha. At nalaman na may isa pang taxi na nagkataon lang na dumaan sa oras na ito, kaya hindi pinansin ni Cyrus si Agatha, ngunit inabot niya ito upang ihinto ang taxi, at mahinang sinabi kay Margo. Mubay, tara na. Tara na. Kabaitan. Mabilis na tumango si Margo bilang pagsang-ayon. Pinili ni Cyrus na huwag pansinin si Agatha at inabot ito upang buksan ang pinto ng taxi. Nang makita ni Agatha at ng direktor ang eksenang ito, lahat sila ay natulala, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napaka hindi kapanipaniwala. Walang mag-aakalang pipiliin ni Cyrus na huwag pansinin si Agatha. Nakatayo doon si Agatha na tulala, na may gulat sa kanyang mga mata bukod pa sa pagkabigla, dahil hindi pa siya pinapansin ng ganito mula noong siya ay bata pa. Natulala ang lahat ng dumadaan sa paligid. Walang nag-aakalang tatanggihan muli ni Cyrus si Agatha. Tigilan mo ako. Dahil tinanggihan ni Cyrus sa harap ng napakaraming tao, si Agatha ay natural na medyo galit sa kanyang puso, at nagmamadaling sinigawan si Cyrus. May gagawin ka pa ba? Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo at bahagyang tumingin kay Agatha. I need you to cooperate with me to record a show now, hindi ka pa pwedeng umalis. Malamig na sigaw ni Agatha kay Cyrus. Wala akong oras. Walang iniisip na sabi ni Cyrus. Ikaw. Natigilan muli si Agatha. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit bukod pa sa galit, ngunit sa kasamaang palad ay napakaraming tao ang nanonood sa oras na ito, at si Agatha ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman kay Cyrus. Matapos makitang hindi nagsalita si Agatha, nagkusa si Cyrus na tulungan si Margo na buksan ang pinto ng kotse, at pagkatapos ay nagplanong sumakay sa taxi. Dude, kahit si Miss Agatha ay naglakas loob na tumanggi, masyado ka bang walang galang? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Saglit na natigilan si Cyrus, at nalaman na ito ay isang gwapong lalaki na naglalakad. Ang pangalan ng batang ito ay Restilio. Ang pamilya ay nasa negosyo. Siya ay nag-aaral ng sayaw sa ibang bansa noon, ngunit siya ay bumalik kamakailan sa China upang umunlad. Dahil ang kanyang pamilya ay napakayaman. Si Resti ay naging isang first line na sariwang karne na may kaunting si Resti ay palaging hinahabol si Agatha. Ngunit si Agatha ay hindi pumayag, kaya't si Resti sa oras na ito ay dapat na nagpaplano na bigyan si Agatha ng maagang pagsisimula. Lumakad muna si Resti sa gilid ng taxi, kumuha ng 100 yuan at iniabot ito sa driver ng taxi, pagkatapos ay mahinang sinabi, mauna ka. Natural na tuwang-tuwa ang taxi driver nang makitang maaari siyang kumita ng libre kaya naman walang pagdadalawang isip na sinipa niya ang accelerator at nagmaneho. Anong ibig mong sabihin? Matapos makita ni Cyrus ang taxi na papaalis, hindi niya napigil ang sumimangot at tinanong si Resti. Bahagyang tumingin si Resti kay Cyrus at hindi na nagsalita pa. Ngunit naglakad papunta sa tabi ni Agatha at mahinang sinabi, Miss Agatha, ipaubaya mo sa akin ang bagay na ito, ipinapangako kong papayag ang bata. Lumingon si Agatha at sumulyap kay Resti, ngunit walang sinabi. Nang makita ni Resti na hindi nagsasalita si Agatha, nakangiti siyang lumapit kay Cyrus, at mahinang sinabi, Brother,
isang pagpapala para sa iyo na makita ka ni Miss Agatha, sayang naman ang ibinigay mo. Ganito. Sayang, hindi ko kilala ang taong ito, humanap ka ng iba. Bahagyang tumugon si Cyrus kay Resty. At ngumiti si Resty, ngunit hindi nagalit, at sinabing blanco. Mabuti iyan, mabibilang mo ang mga numero, gaano man ito car aming pera, masisiyahan kita, hanggat maaari kang matapat na makipagtulungan sa pagtatala ng ang programa. Gawin mo na lang. Si Resty ay isang mayamang ikalawang henerasyon, kaya ang kanyang estilo ng pagsasalita at paggawa ng mga bagay ay natural na ang estilo ng mayamang pangalawang henerasyon. Pakiramdam niya ay malulutas niya ang problemang ito sa pamamagitan ng paggastos ng kaunting pera, at maaari rin niyang makuha ang pabor ng Agatha, ang pinakamahusay sa parehong mundo. Gaano karaming pera ang makakapagpasaya sa akin? Napangiti si Cyrus nang walang magawa pagkatapos marinig ang mga salita ni Resty, tumingin kay Resty pataas at pababa, at mahinang nagtanong, sa tingin mo mayaman ka? May pera man ako o wala ay hindi mo dapat ipag-alala, kailangan mo lang malaman na kaya kong masatisfy ang gusto mo. Sabi ni Resty ng buong pagmamalaki. Haha! Walang magawang umiling si Cyrus, at pagkatapos ay sinabing blanco. Natatandaan mo, sa mundong ito magagawa mo ang anumang bagay kung may pera ka, hindi banggitin na ang iyong pera ay wala sa paningin ko. Balak mo talagang gumamit ng pera para bilhin si Cyrus, katawa-tawa talaga. Tila labis ding naiinis si Margo sa paglapit ni Resty, at sinabi kay Resty na may maliit na bibi. Kayong dalawa. Hindi inakala ni Resty na si Cyrus at Margo ay maglalakas loob na hiyain siya, at si Agatha ay palaging nakatingin sa gilid. Pakiramdam niya ay medyo nahihiya siya, at bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, at dir-diretso niyang tinuro ang katabi niya, sigaw ng bodyguard, tigilan mo nga ako. Crash! Matapos marinig ang mga salitang ito, ang mga bodyguard ni Resty ay hindi na nag-atubili, sumugod sila sa gilid ni na Cyrus at Margo at pinalibutan silang dalawa. Nakita ni Agatha na may mali. Ngayon lang siya hindi nasisiyahan dahil tinanggihan siya ni Cyrus, ngunit hindi niya planong palakihin ang mga bagay-bagay. Kung talagang sumiklab ito, tiyak na malalantad ito sa susunod na araw. Resty, kalimutan mo na ito, hahanap na lang ako ng ibang dadaan. Nagmamadaling sinabi ni Agatha kay Resty. Kabanata 1295. Fan family pala. Miss Agatha, hindi mo na kailangang asikasuhin ang bagay na ito, ako na ang bahala. Ang mga salita ni Agatha ay muling nagpasigla kay Resty. Ayaw niyang mapahiya sa harap ni Agatha, kaya diretso siyang sumagot kay Agatha. At ang ekspresyon sa mukha ng direktor sa mga oras na ito ay labis din ang pagkabalisa, dahil alam na alam niya ang estilo ni Resty sa paggawa ng mga bagay. Nang isang lalaking bida noong panahong iyon, dahil sa pamilya ni Resty grabe ang background ng relasyon, kaya hindi na-expose sa huli. Kung ang usapin na ito ay hindi mapangasiwaan ng mabuti ngayon, ang sitwasyon ay maaaring mas malala pa. Lumakad si Resty sa harap ni Cyrus ng mayabang, at sinabi sa isang mapanghamak na tono, "Hindi ko akalain na magiging mayabang ka. Dahil sinabi mo na hindi kayang lutusin ng pera ang mga bagay na ito, ano ang masasabi mo sa akin para lutusin ito?" Panipi. Kilala mo ba kung sino ako? Tumingin si Cyrus kay Resty pataas at pababa, at tinanong si Resty sa napakakalmang tono. Hindi ko na kailangan pang malaman kung sino ka. Dalawa lang ang landas sa harap mo. Ang una ay ang tapat na pag-record ng palabas, at ang pangalawa ay ang pag-crawl palabas dito, maaari kang pumili ng mag-isa. Nakita ni Resty na nakasuot ng ordinaryong damit si Cyrus, at hindi niya sineseryoso si Cyrus. Nakakatawa talaga na gusto akong pigilan ng mga katulad mo. Walang magawang umiling si Cyrus at ngumiti, pagkatapos ay kinuha si Margo para umalis.
Where are you all doing? Why don't you stop this kid for me? Nang makita ni Resty na aalis pa rin si Cyrus, nagmamadali siyang sumigaw. Crash! Sa isang iglap, huminto ang 5 o 6 na bodyguard sa harap ni Cyrus. At sinundan lang ni Margo ang panig ni Cyrus na may kakaibang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi alam ng iba ang kakayahan ni Cyrus, ngunit napakalinaw ni Margo sa kanyang puso. Noong siya ay nasa Estados Unidos, mayroong halos 20 ang mga bodyguard na sinanay ng propesyonal ay hindi lamang ang mga kalaban ni Cyrus. Paano mapipigilan ang mga bodyguard ni Resty si Cyrus sa oras na ito? Sa oras na ito, walang plano si Cyrus na gumawa ng anuman sa mga taong ito, ngunit tumalikod at sinabi kay Resty. Iminumungkahi ko na huwag mong hayaang gawin ito ng mga taong ito o pahirapan mo ang may-ari ng iyong pamilya dahil sa ang katangahan mo ngayon. Tinatamad akong tignan yung pagluhod mo sa harap ko na humihingi ng tawad, masyado na akong madaming taong katulad mo sa panahong ito, medyo nakakainis. Hindi talaga maliit ang tono mo. Kinagat ni Resty ang kanyang mga ngipin at sumagot kay Cyrus. Sa kanyang mga mata, halatang nagpapanggap si Cyrus na mapilit. Resty, kalimutan mo na ito ngayon, hindi na kailangang ipagpatuloy ang paggawa ng gulo. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Agatha at mahina niyang sinabi kay Resty. At tila mas nasa sabik si Resty matapos marinig ang mga salita ni Agatha at tuwang-tuwang sinabi. Miss Agatha, kailangan kong magbigay sa iyo ng paliwanag tungkol sa bagay na ito ngayon. Manood ka na lang ng palabas habang ikaw ay. Tumingin si Agatha kay Resty na may hitsura ng kawalan ng kakayahan, talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi talaga alam ng batang ito ang gagawin. Oo. Kahit ang isang tulad ni Resty ay nangangahas naman akit, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng batang ito. It's interesting today. Naisip ko lang na ang swerte ng batang ito. Ngayon, parang kung swerte, mas gugustuhin kung hindi. Oo, ito ay isang magandang bagay, ngunit ito ay dapat na ganito. Nagsimulang mag-usap ang lahat ng naroon sa mahinang boses. Anak, bibigyan kita ng huling pagkakataon, kung magbago ang isip mo, huli na ang lahat. Humakbang si Resty at sinigawan si Cyrus sa napakayabang na tono. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay bahagyang tumingin kay Resty, ngunit hindi nagsalita. Huwag kang kumain o uminom ng toast, bigyan mo ako ng kamay. Si Resty ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparerekon at direktang sumigaw. Ngunit kakatapos lang niyang sumigaw ay biglang humarurot ang isang itim na Mercedes-Benz patungo sa kinatatayuan ni Cyrus. Sa likod ng Mercedes-Benz, mayroong higit sa 12 mga luxury car. Ang bigla ang paglitaw ng mga mamahaling sasakyan ay nakakuha ng atensyon ng lahat mula sa koponan. Pagkatapos ng lahat, ang laki ng pangkat na ito ay talagang masyadong maluho na nagparamdam sa mga tao na hindi ka panipaniwala. Huminto din ang mga bodyguard ni Resty sa sandaling ito at tumingin sa direksyon ng convoy ng luxury car. Di nagtagal, humigit kumulang 12 mag-agarang sasakyan ang lahat ay nakaparada sa tabi ng Cyrus at direktang nagsindi ang mga headlights sa buong kalye. Bang! Pagkabukas ng pinto ng kotse, biglang tumakbo pababa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pagkatapos ay sumigaw sa sobrang excited na tono. Master de la Cruz, Margo, masasabi kong hinahanap ko kayong dalawa. Ilang sandali, ang lahat ng naroroon ay medyo natulala, at lahat sila ay nakatayo doon na tulala, na may gulat sa kanilang mga mata bukod pa sa pagkabigla. Dahil nag-react lang sila sa oras na ito na hindi madali ang panig ni na Cyrus at Margo. Paano ka nakarating? Bahagyang sinulyapan ni Cyrus ang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa kanyang harapan at blanco na nagtanong.
Master de la Cruz, sinadya kong pumunta dito para humingi ng tawad sa iyo, at nandito rin ang tatay ko. Nauutal na sabi ng nasa katanghali ang gulang na lalaki. Sa oras na ito, walang iba kundi si Rolly mula sa pamilya ng fan ang nagpakita sa harap ng lahat. Ang iba pang mga senior na miyembro ng pamilya ng fan ay bumaba din sa sasakyan sa oras na ito at nakatayo sa isang hilera, nakatingin sa posisyon ni Cyrus na walang ekspresyon ang mga mukha. Fan family pala yun. May kinalaman ba ang batang ito sa pamilya ng fan? Hindi ko ine-expect na sobrang nakakatakot ang background ng batang ito at kilala niya talaga ang fan family. Oo. Tapos medyo interesting ang event ngayon. Ang lahat ng naroroon ay nagsimulang mag-usap sa mahinang boses, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi rin kapani-paniwala. Tiningnan ni Resty ang posisyon ni Rolly na may gulat sa kanyang mga mata, dahil hindi niya inaasahan na makikilala ni Cyrus ang isang tulad ni Rolly. Ang pamilyang Leo kung saan matatagpuan si Resty ay may malaking kooperasyon sa pamilyang fan. Masasabi pa nga na ang pamilyang Leo ay isang maliit na pamilya na kaakibat ng pamilyang fan. Kung wala ang tulong ng pamilyang fan, hindi magkakaroon ng kasalukuyang pamilya Leo. Bukod dito, naramdaman ni Resty na ang tono ni Rolly kapag nakikipag-usap kay Cyrus ay napakagalang. Mula dito, mapapatunayan na ang background ni Cyrus ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa pamilya ng fan. Si Cyrus ba ay talagang isang malaking tao na may kamangha-manghang background? Hindi napigilan ni Resty ang buntong hininga sa kanyang puso. At nagulat din si Agatha sa oras na ito. Kung tutuusin, alam din niya kung gaano kakilakilabot ang lakas ng pamilya ng fan. Kung kilala ni Cyrus ang pamilya ng fan, tiyak na hindi simple ang lakas. Sa sandaling ito, bumaba si Diane sa sasakyan sa tulong ni Riza. Pagkatapos ay dir-diretsyong naglakad sa harap ni Cyrus, malumanay na yumuko kay Cyrus, at sinabi sa mahinang boses, Master de la Cruz, na aliw kami sa aming fan. Pamilya noon. Hindi joke, sana mapatawad mo ako. Kabanata 1296. Sa isang iglap, lahat ng naroroon ay nahulog sa malalim na pagkabigla. Dapat mong malaman na ang lahat ng dumadaan na naroroon sa oras na ito ay mula sa Quezon City. Hanggat kahit sino mula sa Quezon City ay hindi nakakakilala kay Diane. Ang impluensya ni Diane sa Quezon City ay lubhang nakakatakot. Ngunit ito ay isang matandang lalaki na may isang kamay na nakatikip sa langit kaya siya ang nagkusa na humingi ng tawad kay Cyrus, isang tila ordinaryong binata. Halos lahat ay natulala sa kinauupuan at ang kanilang mga mata ay nabigla maliban sa pagkabigla. Sinong mag-aakala na si Cyrus, na mukhang ordinaryo, ay may nakakatakot na background? Sa oras na ito, kalmado pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Cyrus. Bahagyan niyang sinulyapan si Diane, at pagkatapos ay walang ekspresyong tinanong si Diane, may gagawin ka pa ba? Young Master de la Cruz, ganito, naghahanda ako ng dinner party sa bahay ng fan namin, at sana maipakita mo sa akin ang mukha mo at hayaan mo akong magpatawad. Magalang na sabi ni Diane kay Cyrus. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Diane at pagkatapos ay mahinahong sinabi. Sa palagay ko ay wala akong dapat pag-usapan sa pamilya ng iyong fan. Naintindihan ko na ang sinabi ko noon, hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagkain. Master de la Cruz, alam ng fan family namin na mali, bigyan mo ng chance ang fan family namin. Excited na sigaw ni Diane kay Cyrus. Nang makita ng lahat ng naroroon ang hitsura ni Diane, ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay tila nagulat pa. Talagang hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Nakatayo doon sina Agatha at Resty na tulala. Sa sandaling ito, naunawaan na rin ang dalawang talentong ito. Lumalabas na ang sinabi ni Cyrus noon ay hindi man lang nagyayabang.
sa kabaligtaran, lahat ng sinabi ni Cyrus ay totoo. Ang ganitong uri ng tao ay isang napakawalang halaga na pag-iral sa harap ng pamilya ng fan, hindi banggitin ng isang Cyrus na kayang gawin ang buong pamilya ng fan na lumabas at humingi ng tawad. Naging tense ang ekspresyon sa mukha ni Resty, at nag-aalala siya kung ano ang dapat niyang gawin kung plano ni Cyrus na mag-high-ganti sa kanya. Sa kabilang banda, kalmado ang mukha ni Agatha, na parabang hindi siya masyadong natatakot. Walang ginawang masama sa akin ang fan family mo, Cyrus. Kung gusto mo talagang humingi ng tawad, humingi ka ng tawad sa fiancé ko. Mahinang sabi ni Cyrus. Well. Nang walang pag-aalinlangan, direktang sinabi ni Diane kay Margo. Mubay, si Jasmine ay iyong ina kahit na ano paman, alam kong may pagtatangi ka sa aming pamilya ng fan, at ngayon alam namin na kami ay mali, nakikita mo. Tingnan mo kung makakapagbigay ka may chance ba ang fan family natin. Wala na akong contact sa fan family mo, bumalik ka na. Sabi ni Margo kay Diane sa malamig na tono. Mubay, sa wakas nakabalik ka na, at hindi ka pinakitunguhan ng pamilya ng fan namin, kaya dapat bigyan mo kami ng pagkakataon na makabawi sa ginawa namin, okay? Mag-usap tayo habang kumakain, kung wala ka pa ring plano. Para patawarin kami nung mga oras na yon. Kung fan family yon, hindi ka na namin guguluhin, ano sa tingin mo? Kinakabahang tanong ni Diane kay Margo. At nag-alinlangan si Margo ng 2 segundo matapos marinig ang mga salita ni Diane, huminga ng malalim at sinabi sa mahinang boses, sigurado ka bang hindi mo ako guguluhin sa hinaharap? Oo, siguradong hindi. Mabilis na tumango si Diane. Sige. Alam ni Margo na kung hindi siya papayag ngayon, tiyak na hindi susuko ang pamilya ng fan, kaya sa wakas ay sumang-ayon siya. Mubay, Young Master De La Cruz, nandito kayong dalawa, pakiusap. Nakita ni Diane ang kislap ng panonibig sa kanyang mga mata pagkatapos pumayag si Margo, at mabilis na binuksan ang pinto ng kotse. Naunang sumakay si Margo sa kotse, habang si Cyrus ay bahagyang tumingin kay Resty. Nang makita ni Resty ang kalmadong mga mata ni Cyrus, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na kinabahan dahil labis siyang nag-aalala na si Cyrus ay maghihiganti sa kanya. Kung tutuusin, kung gusto ni Cyrus na maghiganti sa kanyang sarili, maaari na lang niyang sabihin ang isang bagay. Ngunit sa totoo lang, hindi isinasapuso ni Cyrus ang mga taong tulad ni Resty at hindi siya mag-aaksaya ng oras sa mga taong tulad ni Resty. Dir-diretsyong pumasok si Cyrus sa kotse. Ilang minuto ang lumipas, ang convoy ay nagmaneho palayo sa isang makapangyarihang paraan. Lahat ay tumingin sa lokasyon kung saan nawala ang koponan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nakakagulat. Sinong mag-aakala na si Cyrus, na mukhang ordinaryo, ay magkakaroon ng napakagandang background? At nagpakawalan ng mahabang hininga si Resty nang malaman niyang tuluyan nang umalis si Cyrus. Kung tutuusin, hindi niya akalain na ganito pala kitikot ang background ni Cyrus. Para siyang dumaan sa gate ng impyerno. Buti na lang, Chen hindi nag-abala si Mo sa kanya tungkol dito. Kung talagang may pakialam ka sa bagay na ito sa kanya, baka hindi ka na makakain at makapaglakad-lakad. Nakatayo doon si Agatha na walang ekspresyon at nagtanong sa direktor sa tonong naguguluhan, Director Zhang, alam mo ba na ngayon lang si Cyrus? Hindi alam. Mabilis na umiling ang direktor. Mukhang hindi simple ang relasyon sa pagitan ng taong ito at ng fan family, at narinig ko lang na tinawag ito ng fan family na Cyrus Master De La Cruz. Marahan na bumulong si Agatha, pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata, at mabilis niyang sinabi, natatandaan kong madalas kong narinig ang pangalang Master De La Cruz ngayon. Sino siya?
siya kaya si Master de la Cruz ng Canon Province. Nauutal at sumigaw si Resty, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay tila mas nag-aalala. Sino si Young Master de la Cruz mula sa Canon Province? Natigilan sandali si Agatha, at nagtanong kay Resty sa tonong naguguluhan. Ang lalawigan ng Canon na si Master de la Cruz ang nagbali sa mga binti at paa ni Berto, at ang pamilya Yu at ang pamilyang Lee ay walang magawa sa kanya. Tuwang-tuwang sigaw ni Resty. Sa isang iglap, ang lahat ng naroroon ay muling nabigla. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay pawang mula sa Quezon City. At marami na silang narinig tungkol kay Cyrus sa mga araw na ito, kung si Cyrus ang hamarang sa mga binti at kamay ni Berto o kung ano ang ginawa ni Cyrus sa fan family birthday banquet. Pinag-uusapan ng mga tao sa Quezon City, at kahit ilang ordinaryong tao ay nakarinig ng mga ginawa ni Cyrus. Ang pamilya ng fan ay labis na gumagalang kay Cyrus. At tinawag din nila si Cyrus na anak ni Chen, at kasama ng mapagmataas na ugali ni Cyrus, sapat na upang patunayan na si dapat na anak ni Chen sa lalawigan ng Canon. Hindi napigilan ni Resty ang pagpawisan ng malamig nang maisip niya ito. Kung tutuusin, si Cyrus ay isang taong nang ahas pang talunin si Berto. Kung talagang may ginawa ako kay Cyrus ngayon lang, hindi ako maglalakas loob na isipin yun. Sa kabilang banda, si Kiao Yu ay nakatayo doon nang walang ekspresyon, hindi alam kung ano ang iisipin sa kanyang puso, ngunit may bahid ng solemnidad sa kanyang mga mata. Masyadong nakakatakot ang pagkakakilanlan ni Cyrus, at ang kakilakilabot ay nagpapahinga sa mga tao. Kabanata 1297. Bangkwet ng Pamilya. Matapos sumakay sina Cyrus at Margo sa kotse ng pamilya Fan, diretso silang nagmaneho papunta sa mansyon ng pamilya Fan. Makalipas ang halos kalahating oras, nakarating ang lahat sa Fan Family Manor. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay bumalik sina Cyrus at Margo sa bahay ni Fan at hindi na sila may kukumpara noon. Nang dumating sina Cyrus at Margo noon, walang tumanggap sa kanila, kahit ang presyo. Ngunit sa pagkakataong ito, si Cyrus, Margo at Margo ay maaaring ituring na pumapasok sa manor na napapaligiran ng lahat ng mga senior na miyembro ng pamilyang Fan. Ang mga junior na iyon ng pamilyang Fan ay hindi man lang kwalipikadong lumapit. Si Diane ay mahigpit na sumusunod sa likuran Cyrus. At ang kanyang posisyon ay palaging medyo atrasa kaysa kay Cyrus, na maaari ding magpakita ng saloobin ni Diane kay Cyrus. Si Arniel, Alamar iba pa ay nakatayo sa malayo at pinanood si Cyrus na naglalakad papasok na dahan-daang napapalibutan ng mga tao. Puno sila ng emosyon. Dapat mong malaman na ang pamilya ng Fan ay minamaliit ng tingin kay Cyrus sa lahat ng posibleng paraan. Ngunit ngayon ang saloobin ng lahat kay Cyrus ay halatang sumailalim sa isang nakakapangilabot na pagbabago, at ang pagbabagong ito ay nakikita pa rin sa mata. Kahit na si Diane ay maaari lamang isang matandang lalaki. Matapat siyang sumunod sa likod ni Cyrus, hindi nangangahas na maglakad ng kalahating hakbang. Kung alam ng pamilyang Fan na ito ang mangyayari, hinding-hindi nila magagawang saktan si Cyrus kahit na mayroon silang 10,000 tapang. Pagkalipas ng ilang minuto, sinundan ni Cyrus ang mga tagahanga ng pamilya ng Fan sa bulwagan. Sa oras na ito, mayroong isang hapagkainan sa gitna ng bulwagan at mayroong lahat ng uri ng masasarap na pagkain sa hapagkainan. Young Master de la Cruz, mangyaring pumunta dito. Mabilis na nagkusa si Diane na dalhin si Cyrus sa pangunahing upuan. At si Cyrus ay natural na hindi magalang at tahimik na umupo. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, pinili ni Margo na umupo sa tabi ni Cyrus. Matapos makita na si Cyrus at Margo ay nakaupo na, ang Fan family ay nakahanap din ng kanilang mga posisyon ayon sa kanilang seniority.
Master De La Cruz, kung gaano kawalang galang ang pamilya ng fan namin sa iyo noon. Sa ngalan ng lahat sa pamilya ng fan namin, gusto kitang i-toast, at sana ay hindi mo na maalala ang mga ginawa ng kontrabida. Itinaas ni Rolly ang wine glass sa kanyang kamay at nakangiting sinabi kay Cyrus. At hindi sinasadya ni Cyrus na kunin ang baso ng alak pagkatapos marinig ang mga salita ni Rolly, ngunit mahina hong sinabi. Ang iyong pamilya ng fan ay humingi na ng tawad sa akin noon, kaya wala akong pakialam kung humingi ka ng tawad, sabihin mo lang kung ano ang dapat mong gawin. Sabihin mo. Hindi inakala ni Rolly na hindi siya bibigyan ng mukha ni Cyrus. Bakas ng kahihiyan ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit dinampot pa rin niya ang baso ng alak at ininom ang alak dito, at pagkatapos ay umupo sa lugar. Ako at si Margo ay nasa eroplano bukas ng umaga, hindi ko nais na magpatuloy sa pag-aaksaya ng oras sa inyo. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Diane at sinabi kay Diane ng walang ekspresyon. Hindi napigilan ni Diane na matigilan pagkatapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Pagkatapos ay huminga ng malalim at sinabi sa mahinang boses, "Okay, dahil plano mo nang umalis, Young Master De La Cruz, hindi ko nasasayangin ang iyong oras. Oras na, sasabihin ko lang kung may sasabihin ako. Magsalita ka." Nagkusa si Cyrus na umorder ng pagkain para kay Margo at mahinang sumagot. "Tama, ngayon lang nakipagnegosasyon ang pamilya ng fan namin, at hahayaan namin na si Margo ang magmana ng posisyon ng patriarch ng pamilya ng fan namin. Hanggat naghihintay kami hanggang sa pumanaw ako, ang fan family namin ang huling sasabihin ni Margo. What do sa tingin mo, Young Master De La Cruz? Ano?" Maingat na tanong ni Diane kay Cyrus. "May-ari ng bahay." Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti matapos marinig ang mga salita ni Diane. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Margo. At mahinang sinabi, "Gusto mong si Margo ang maging pinuno ng iyong pamilya ng fan, iyon ang iyong pamilya ng fan at negosyo ni Margo. Mukhang wala itong kinalaman sa akin, maaari mong tanungin ang iniisip ni Margo." Well, mabilis na tumango si Diane, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Margo, at mahinang nagtanong kay Margo, "Mubay, ano ang plano mo sa iyong panig?" "Hindi ako masyadong interesado sa mga bagay na ito tungkol sa pamilya ng iyong fan. Nilinaw ko na ito noon pa. Simula ngayon, ako, si Margo, ay walang kinalaman sa pamilya ng fan mo, kaya hindi na ako titira. Ikaw fan pamilya." Malamig na sumagot si Margo nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng mga ordinaryong tao, ang posisyon ng pinuno ng pamilya ng fan ay maaaring maging lubhang kaakit-akit, ngunit sa katunayan, sa mga mata ni Margo, ito ay wala, at si Margo ay natural na hindi interesado. Narinig ni Diane ang mga salita ni Margo, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay halatang medyo pangit, at siya ay nakaupo doon na tulala, hindi alam kung ano ang gagawin. Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Diane, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Nasasabik kang gawin si Margo bilang pinuno ng pamilya ng fan mo. Sa katunayan, gusto mo lang umasa sa lakas ko para protektahan ang pamilya ng fan mo." Tumingin si Diane kay Cyrus na may nahihiyang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito pinabulaanan, dahil ito nga ang tunay na intensyon ni Diane. "Kung talagang ganito ang plano mo, hindi ko akalain na magiging napakalaki ng impluwensya ni Margo bilang pinuno ng pamilya ng fan mo." Tumingin si Cyrus kay Diane at nagpatuloy. Hindi napigilan ni Diane na matigilan nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka, "Mr. De La Cruz, ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na ito?" "Ang ibig kong sabihin ay napakasimple.
hanggat ang iyong fan family ay makapagpapakita ng sapat na sinseridad. Kaya ko ring protektahan ang iyong fan family mula sa pagiging annex ng iba pang malalaking pamilya pagkatapos ng iyong kamatayan. Dahan-daang sabi ni Cyrus. Master De La Cruz, ano ang iyong sinseridad? Tuwang-tuwang tanong ni Diane. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na layunin ni Diane ay makuha ang proteksyon ni Cyrus at hindi ganoon kahalaga para kay Margot na maging pinuno ng pamilya ng fan. Ibinigay mong pamilya ng fan ang 50% ng mga asset kay Margot at mapoprotektahan ko ang pamilya ng fan mo. Casual na sabi ni Cyrus. At nang matapos ang mga salita ni Cyrus, ang lahat sa pamilya ng fan ay natigilan, ang kanilang mga mata ay nagulat maliban sa pagkabigla. Sinong mag-aakala na ang gana ni Cyrus ay magiging napakalakas at binalak niyang umalis ng direkta sa pamilya ng fan? 50 sa mga ari-arian. Dapat mong malaman na ang 50% ng mga ari-arian ay mas mahalaga kaysa sa posisyon ng pinuno ng pamilya ng fan. Kapag talagang pumayag si Diane, nangangahulugan ito na ang mga taong ito sa pamilya ng fan ay mawawala ng kalahati ng kanilang mga ari-arian at ang bagay na ito ay makakaapekto sa lahat sa pamilya ng fan. Ngunit kung si Margot lamang ang magmana ng posisyon ng patriarch, kung gayon ito ay magkakaroon ng kaunting epekto sa pamilya ng fan na hindi kwalipikadong makipagkumpetensya para sa patriarch. Young Master De La Cruz, hindi ka ba masyadong magaling magsalita? Itong 50% ng iyong mga ari-arian ay hindi maliit na halaga. Excited na sigaw ni Rolly kay Cyrus. Kung hindi dahil sa katotohanan ng si Margot ay talagang kamag-anak ng iyong fan family, hindi ko gugustuhin ang 50% nito. Mahinang sabi ni Cyrus. Kabanata 1298. Pagpirma ng kontrata. Sa loob ng fan family manor. Halos lahat ng mga miyembro ng pamilya ng fan na naroroon ay nadama na ang kahilingang ito na ginawa ni Cyrus ay medyo sobra. 50% ng mga asset ay pinuputol lamang ang kanilang mga laman para sa pamilya ng fan. Ang ekspresyon ng mukha ni Diane sa oras na ito ay napakapangit din dahil hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang gana ni Cyrus. Noong una, naramdaman niyang siya ang nagkusa na ibigay ang posisyon ng padre de pamilya na talagang sincero, ngunit sinong mag-aakala na sina Cyrus at Margot ay walang pakialam sa mga bagay na ito. Nasabi ko na ang mga kondisyon. Nasa iyo na kung papayag ka o hindi, pero ipinapayo ko sa iyo na magdesisyon ka agad. Total aalis na ako bukas ng Quezon City. Kapag umalis ako sa Quezon City, huli na ang lahat. Kahit magbago pa isip mo. Matapos makita ni Cyrus na walang nagsasalita sa pamilya ng fan, dahan-dahan siyang tumayo at sinabi, Master De La Cruz, sa tingin mo ba may puwang para sa negosasyon sa bagay na ito? Tumingala si Diane kay Cyrus at tinanong si Cyrus na may napakahiyang ekspresyon. May puwang para sa negosasyon. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Cyrus nang umiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Pasensya na, hindi kwalipikado ang pamilya ng fan mo na makipagtawaran sa akin. Pagkatapos sabihin ito, diretsong naglakad si Cyrus sa tabi ni Margot, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Margot, Margot, sabay na tayo. Kabaitan. Mabilis na tumango si Margot, pagkatapos ay tumayo at nagplanong umalis kasama si Cyrus. Umupo si Diane sa kinauupuan at tumingin sa likuran ni na Cyrus at Margot. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkaraang tumahimik ng ilang segundo, bumulong siya, Young Master De La Cruz, sandali. Dahan-daang ibinaling ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Diane, at mahinang tinanong si Diane, mayroon pa ba? Master De La Cruz, hanggat kinukuha ng pamilya ng fan namin ang 50% ng mga asset, mapoprotektahan mo ang pamilya ng fan namin.
Kinagat ni Diane ang kanyang mga ngipin at tinanong si Cyrus sa mahinang boses. "Siyempre, ako, Cyrus, palaging ginagawa ang sinasabi ko." Napakakalmang sabi ni Cyrus. "Tawag." Huminga ng malalim si Diane, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Okay, Mr. De La Cruz, ipinapangako ko sa iyo, handa akong ibigay sa iyo ang 50% ng mga ari-arian ng pamilya ng fan namin, at sana ay mapoprotektahan mo rin kami. Fan family. Ama." Matapos marinig ang mga salita ni Diane, sumigaw si Rolly na may sobrang excited na ekspresyon. "May-ari ng bahay. Patriarch, ito ay ganap na imposible." "Oo, Patriarch, mag-isip ka." Pagkatapos ng lahat, 50% ng mga aset ay kinuha mula sa lahat sa pamilya ng fan, kaya ang mga taong ito ay natural na ayaw ibigay ang kanilang mga ari-arian kay Cyrus. Sa isang iglap, ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat ay naging excited at sinigawan nila si Rolly sa pinakamataas na boses. "Pare, bakit binibigay na lang natin ang 50% ng shares kay Cyrus nang walang dahilan?" Tuwang-tuwang sigaw ni Rolly. "Oo, Patriarch, sa tingin ko ang iyong diskarte ay hindi nararapat." "Hindi ako sang-ayon. Hindi rin ako sang-ayon." Sumunod naman ang karamihan. "Hindi sang-ayon." Ang mga mata ni Rolly ay kumikislap sa galit pagkatapos marinig ang mga salitang ito mula sa lahat at pagkatapos ay sinabi niyang blanco. "Matanda, hindi pa ako patay, ikaw ba ang pinuno ng bahay o ako ang pinuno ng bahay? Kailangan ko ba ang iyong pumayag na magdesisyon?" Panipi. Ngunit ang usapin ng ulo ng pamilya ay may kaugnayan sa interes nating lahat. Excited na sigaw ng isang medyo may edad na. "Sa kapakanan ninyong lahat." Hindi napigilan ni Diane na mapamura pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, "Ang iniisip mo lang ay ang iyong maliit na tubo." "Kung ako ay mamamatay talaga, ano ang iniisip mo tungkol sa mga bagay na nasa iyong mga kamay?" "Ingatan mo." Ngunit Patriarch, 50% ay sobra na. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Nakapagdesisyon na ako ngayon. Kung sino man sa inyo ang hindi sumasang-ayon, tumayo ka lang at umalis sa pamilyang fan at maaari kitang palayain." Diretsyong sigaw ni Diane. Matapos marinig ang mga salita ni Diane, ang lahat ay agad na natulala at tulala silang nakatayo doon na parang hindi nila alam kung ano ang gagawin. "May hindi sumasang-ayon. Tumayo ka na at bibigyan kita ng pagkakataong ito." Tumingin si Diane sa lahat ng naroroon at nagtanong sa malamig na tono. Kahit na ang lahat ay hindi nasisiyahan sa desisyon ni Diane sa kanilang mga puso. Alam din nila na kapag umalis sila sa pamilya ng fan, wala na sila, kaya't wala silang lakas ng loob na iwan ang pamilya ng fan. Matapos makita ni Diane na tahimik ang lahat, dir-diretso siyang naglakad sa harap ni Cyrus at bumulong kay Cyrus, "Young Master De La Cruz, walang laban ngayon. Pumunta ka at pumirma ng kontrata kay Margot." Mahinang sabi ni Cyrus. "Pumirma ng kontrata kay Margot." Saglit na tinitigan ni Diane si Cyrus, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila medyo naguguluhan. "Sa aking paningin, ang mga ari-arian ng pamilya ng fan mo ay wala, at wala akong pakialam, kaya plano kong ibahagi ang mga bagay na ito kay Margot. Sa hinaharap, ang pamilya ng fan ay ikaw pa rin ang mamamahala. Pagkatapos mo pumanaw ka, kung mayroon si Margot kung payag ako, papalitan ko ang pamilya ng fan, kung hindi, pipili ako ng bagong pinuno ng pamilya ng fan." Tumingin si Cyrus kay Diane at sinabi, "Well,
Mabilis na tumango si Diane matapos maunawaan ang ibig sabihin ni Cyrus, pagkatapos ay tumalikod at sinigawan si Rory sa tabi niya, "Ano pang ginagawa mo dito? Bilisin mo at ihanda ang kontrata." Walang magawang sumulyap si Rory kay Diane. Bagamat hindi pa rin niya matanggap sa kanyang puso ang desisyon ni Diane, alam din niyang hindi niya mababago ang iniisip ni Diane, kaya tumalikod na lang siya at umalis sa huli. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, lumakad si Margo sa tabi ni Cyrus at mahinang sinabi kay Cyrus, "Cyrus, ibibigay mo ba talaga sa akin ang mga bagay na ito mula sa pamilya ng Fan? Kung ano ang sayo ay akin, kung ano ang akin ay sayo, ano pa ang kailangan nating ibahagi sa isa't isa?" Ngumiti si Cyrus at sumagot kay Margo. Tumingin si Margo kay Cyrus sa kanyang harapan, at ang kanyang mga mata ay hindi lamang gumalaw kundi gumalaw din. Bagamat walang pakialam si Margo sa mga bagay na ito, naramdaman pa rin niya na ang mga aksyon ni Cyrus ay nagpainit sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang minuto, naghanda si Rory ng kontrata. Pumirma ng kontrata sina Margo at Diane. Kapag napirmahan na ang kontrata, nangangahulugan nito na si Margo ang pinakamalaking boss sa likod ng pamilya ng Fan. Kung tutuusin, kahit si Diane ay kumokontrol lamang ng 13% ng mga bahagi ng pamilya ng Fan, ngunit si Margo ang kumokontrol sa 100% ng mga bahagi. 50% ng mga pagbabahagi. Kabanata 1297. Pagbabalik. Matapos lagdaan ni na Margo at Diane ang kontrata, hindi na tumuloy sina Cyrus at Margo sa bahay ni Fan, ngunit direktang bumalik sa hotel. Pagkatapos bumalik sa hotel, nag-usap sina Cyrus at Margo sa silid. "Mubay, ano ang susunod mong plano?" Mahinang tanong ni Cyrus kay Margo. "Hindi ko pa rin matanggap ang mga taong ito mula sa Fan family. At wala na akong planong magtrabaho sa Uni Asia Group, kaya plano kong bumalik sa Solbury City. Tutal, iyon ang lugar na pinakapamilyar sa akin." Tandang padamdam panipi. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, mahinang sinabi ni Margo kay Cyrus. "Bumalik ka sa Solbury City." Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa pagkabigo matapos marinig ito, dahil naisip niya na si Margo ay patuloy na mananatili sa Bihang City. "Hindi ka na bababalik sa Solbury City." Matapos makita ang reaksyon ni Cyrus, nagtanong si Margo na may nagtatakang ekspresyon. "Mayroon pa akong mga bagay na dapat gawin sa Bihang City. Hindi ko pa naimbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang, kaya dapat akong magpatuloy na manatili sa Bihang City." Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Saglit na tinitigan ni Margo si Cyrus, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, "Kung gayon, mukhang magkakaroon na naman tayong dalawa ng long-distance relationship. Mananatili ka ba sa akin sa Bihang City?" Tumingin si Cyrus kay Margo at nagtanong. "Ito." Isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ni Margo. Sa katunayan, siyempre gusto rin ni Margo na manatili sa tabi ni Cyrus. Ngunit hindi talaga alam ni Margo kung ano ang maaari niyang gawin sa Bihang City. Hindi pa banggitin na pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito, mas namulat din si Margo sa kanyang sarili at gusto ni Cyrus. Margo na makabawi sa kakulangan, at nagplano siyang bumalik sa Solbury City upang bumuo ng sarili niyang negosyo. "Dahil gusto mong bumalik sa Solbury City, pagkatapos ay bumalik ka." Matapos makita ni Cyrus na tila nag-aalangan si Margo, muli siyang nagsalita. "Bakit biglang nagbago ang isip mo?" Saglit na natigilan si Margo, at nagtanong kay Cyrus na may nagtatakang ekspresyon. "Nag-isip ako sandali. Actually, medyo delikado ako sa Bihang City. I think you should be safe in Solbury City. I can also let Zhao Lei and the others protect you.
When I deal with Bihang City, ay maaring bumalik at hanapin ka sa hinaharap. Nag-alinlangan sandali si Cyrus at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Margo. Kung gayon dapat mong bigyang pansin ang kaligtasan sa Bihang City. Sinulyapan ni Margo si Cyrus at tila medyo nag-aalala at sinabi kay Cyrus. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ko talaga ang sarili ko. Bahagyang tumango si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy. Ano ang gagawin mo pagkabalik mo sa Solbury City? Kailangan mo ba ng tulong ko? Siyempre hindi ko na kailangan. Ipagpapatuloy ko ang negosyo ng cosmetics. Ang layunin ko ay lumikha ng isang international na luxury brand, hindi lamang mga pampaganda, kundi pati na rin ang mga bag, damit at alahas. Sabi ni Margo kay Cyrus na may seryosong mukha. Maaaring mas madali kung tutulungan kita. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Margo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, kailangan kong umasa sa sarili kong pagsisikap. Direktang sumagot si Margo kay Cyrus. Well, kung mayroon kang anumang problema, maaari mong sabihin sa akin anumang oras. Walang magawang sabi ni Cyrus. Kabaitan. Tumingin si Margo kay Cyrus at tumango. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at nag-aatubili na sinabi, "Okay, gabi na, kailangan nating lumipad bukas. Babalik ako para magpahinga." Ayos ito. Tumango si Cyrus, pagkatapos ay tumayo at nagplanong palabasan si Margo sa silid. Pagkalipas ng ilang segundo, sinundan ni Margo si Cyrus sa pintuan ng silid. Ngunit sa sandaling ito, biglang huminto si Margo at tumingin muli kay Cyrus. Natigilan sandali si Cyrus, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, "Bakit hindi ka umalis?" "Cyrus, salamat." Seryosong sabi ni Margo kay Cyrus. At walang magawang ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ikaw ang fiancé ko, hindi ba masyadong magalang para sa iyo na magpasalamat sa akin? Bago natapos ang mga salita ni Cyrus, inabot ni Margo at diretsyong niyakap si Cyrus. Ang malambot at malambot na katawan ni Margo ay mahigpit na nakakapit sa mga braso ni Cyrus. Bago pa makapag-react si Cyrus. Naramdaman niya na ang kanyang leeg ay mahigpit na niyakap ng isang pares ng maliliit na kamay. Nasinundan ng isang kulay rosas at sexy ang kanyang mga labi ay nakalapat ng mahigpit sa kanyang mga labi. Mabango sa ilong. Sa kasamaang palad, malinaw na naamoy ni Cyrus ang mahinang halimuyak sa katawan ni Margo, ngunit blanco ang kanyang isip. Hindi akalain ni Cyrus na hahalikan siya ni Margo. Awkward na hinalikan ni Margo si Cyrus, at nagsimulang tumugon si Cyrus, at mahigpit na naghalikan ang dalawa. Ang pakiramdam na ito ay nagparamdam kay Cyrus na para siyang nakuryente. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas ay dahan-dahang itinaas ni Margo ang kanyang ulo. May bakas ng mapang-akit na pamumula sa kanyang magandang mukha. Tumama ang hininga sa pisngi ni Cyrus at ang matayog na lambot sa kanyang mukha. Diniin din ng dibdib ang dibdib ni Cyrus. Sa ilang sandali, tila hindi napigilan ni Cyrus ang kanyang emosyon at likas na gustong magpatuloy. Ngunit marahan na itinulak ni Margo si Cyrus at pagkatapos ay nahihiyang sinabi, "Tara na dito ngayon, hindi pa ako handa." Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Margo, at pagkatapos ay walang magawang sinabi, kung gayon. Matulog ka ng maaga, good night. Matamis nang umiti si Margo nang makita niya ang nawawalang kaluluwa ni Cyrus, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng silid ni Cyrus. Bahagyang ngumiti si Cyrus pagkatapos panoorin si Margo na umalis, at pagkatapos ay bumalik sa kwartong mag-isa para magpahinga.
alas 8 ng umaga kinabukasan. Si Cyrus at Margo ay umalis sa hotel at direktang sumakay sa flight papuntang Solbury City. Bandang alas 5 ng hapon, dumating ang eroplano sa Solbury City. Pinababa ni Cyrus si Margo sa eroplano, at pagkatapos ay sumakay sa flight papuntang Bihang City ng mag-isa. Bagamat ayaw ni Cyrus na makipaghiwalay kay Margo ngayon. Kung tutuusin, tumataas din ang relasyon ng dalawa. Ngunit walang ibang pagpipilian si Cyrus kundi ang malaman na mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin sa Bihang City. Kaya maaari lamang siyang pumili ng isang tao na babalikan sa Bihang City. Nang bumalik si Cyrus sa Bihang City, mahigit alas 12 na ng hating gabi. Pagkababa ni Cyrus sa eroplano, sumakay siya ng taxi at umuwi. Ngunit pagbukas pa lang ni Cyrus ng pinto, nakita niya ang sobrang sexy na si Vera na nakaupo pa rin sa sofa at nanonood ng mga teleserye. Matapos makita ni Cyrus si Vera, abnormal na bumagsak ang ekspresyon ng mukha nito, at sumimangot siya at nagtanong, "Eldest sister, bakit nandito ka pa sa bahay ko?" Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, tumingin muli si Vera kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "May problema sa kwartong ni-renovate ko, kaya hindi ako makaalis pansamantala." Kabanata 1299. Matapos lagdaan ni na Margo at Diane ang kontrata, hindi na tumuloy sina Cyrus at Margo sa bahay ni Fan, ngunit direktang bumalik sa hotel. Pagkatapos bumalik sa hotel, nag-usap sina Cyrus at Margo sa silid. "Mubay, ano ang susunod mong plano?" Mahinang tanong ni Cyrus kay Margo. "Hindi ko pa rin matanggap ang mga taong ito mula sa Fan family. At wala na akong planong magtrabaho sa UniAsia Group, kaya plano kong bumalik sa Solbury City. Tutal, iyon ang lugar na pinakapamilyar sa akin." Tandang padamdam panipi. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, mahinang sinabi ni Margo kay Cyrus. "Bumalik ka sa Solbury City." Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa pagkabigo matapos marinig ito, dahil naisip niya na si Margo ay patuloy na mananatili sa Bihang City. "Hindi ka na bababalik sa Solbury City." Matapos makita ang reaksyon ni Cyrus, nagtanong si Margo na may nagtatakang ekspresyon. "Mayroon pa akong mga bagay na dapat gawin sa Bihang City. Hindi ko pa naimbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang, kaya dapat akong magpatuloy na manatili sa Bihang City." Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Saglit na tinitigan ni Margo si Cyrus, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, "Kung gayon, mukhang magkakaroon na naman tayong dalawa ng long-distance relationship. Mananatili ka ba sa akin sa Bihang City?" Tumingin si Cyrus kay Margo at nagtanong. "Ito." Isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ni Margo. Sa katunayan, siyempre gusto rin ni Margo na manatili sa tabi ni Cyrus. Ngunit hindi talaga alam ni Margo kung ano ang maaari niyang gawin sa Bihang City. Hindi pabanggitin na pagkatapos mangyari ang mga bagay na ito, mas namulat din si Margo sa kanyang sarili at gusto ni Cyrus. Margo na makabawi sa kakulangan, at nagplano siyang bumalik sa Solbury City upang bumuo ng sarili niyang negosyo. "Dahil gusto mong bumalik sa Solbury City, pagkatapos ay bumalik ka." Matapos makita ni Cyrus na tila nag-aalangan si Margo, muli siyang nagsalita. "Bakit biglang nagbago ang isip mo?" Saglit na natigilan si Margo, at nagtanong kay Cyrus na may nagtatakang ekspresyon. "Nag-isip ako sandali. Actually, medyo delikado ako sa Bihang City. I think you should be safe in Solbury City. I can also let Zhao Lei and the others protect you. When I deal with Bihang City, ay maaring bumalik at hanapin ka sa hinaharap."
Nag-alinlangan sandali si Cyrus at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Margo. Kung gayon dapat mong bigyang pansin ang kaligtasan sa Bihang City. Sinulyapan ni Margo si Cyrus at tila medyo nag-aalala at sinabi kay Cyrus. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ko talaga ang sarili ko. Bahagyang tumango si Cyrus at pagkatapos ay nagpatuloy. Ano ang gagawin mo pagkabalik mo sa Solbury City? Kailangan mo ba ng tulong ko? Siyempre hindi ko na kailangan. Ipagpapatuloy ko ang negosyo ng cosmetics. Ang layunin ko ay lumikha ng isang international na luxury brand, hindi lamang mga pampaganda, kundi pati na rin ang mga bag, damit at alahas. Sabi ni Margo kay Cyrus na may seryosong mukha. Maaaring mas madali kung tutulungan kita. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Margo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, kailangan kong umasa sa sarili kong pagsisikap. Direktang sumagot si Margo kay Cyrus. Well, kung mayroon kang anumang problema, maaari mong sabihin sa akin anumang oras. Walang magawang sabi ni Cyrus. Kabaitan. Tumingin si Margo kay Cyrus at tumango. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at nag-aatubili na sinabi, "Okay, gabi na, kailangan nating lumipad bukas. Babalik ako para magpahinga." Ayos ito. Tumango si Cyrus, pagkatapos ay tumayo at nagplanong palabasin si Margo sa silid. Pagkalipas ng ilang segundo, sinundan ni Margo si Cyrus sa pintuan ng silid. Ngunit sa sandaling ito, biglang huminto si Margo at tumingin muli kay Cyrus. Natigilan sandali si Cyrus, at pagkatapos ay nagtanong sa tonong naguguluhan, "Bakit hindi ka umalis?" "Cyrus, salamat." Seryosong sabi ni Margo kay Cyrus. At walang magawang ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Ikaw ang fiancé ko, hindi ba masyadong magalang para sa iyo na magpasalamat sa akin?" Bago natapos ang mga salita ni Cyrus, inabot ni Margo at diretsyong niyakap si Cyrus. Ang malambot at malambot na katawan ni Margo ay mahigpit na nakakapit sa mga braso ni Cyrus. Bago pa makapag-react si Cyrus, naramdaman niya na ang kanyang leeg ay mahigpit na niyakap ng isang pares ng maliliit na kamay. Nasinundan ng isang kulay rosas at sexy ang kanyang mga labi ay nakalapat ng mahigpit sa kanyang mga labi. Mabango sa ilong. Sa kasamaang palad, malinaw na naamoy ni Cyrus ang mahinang halimuyak sa katawan ni Margo, ngunit blanco ang kanyang isip. Hindi akalain ni Cyrus na hahalikan siya ni Margo. Awkward na hinalikan ni Margo si Cyrus, at nagsimulang tumugon si Cyrus, at mahigpit na naghalikan ang dalawa. Ang pakiramdam na ito ay nagparamdam kay Cyrus na para siyang nakuryente. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas ay dahan-dahang itinaas ni Margo ang kanyang ulo. May bakas ng mapangakit na pamumula sa kanyang magandang mukha. Tumama ang hininga sa pisngi ni Cyrus at ang matayog na lambot sa kanyang mukha. Diniin din ang dibdib ni Cyrus. Sa ilang sandali, tila hindi napigilan ni Cyrus ang kanyang emosyon at likas na gustong magpatuloy. Ngunit marahan na itinulak ni Margo si Cyrus, at pagkatapos ay nahihiyang sinabi, "Tara na dito ngayon, hindi pa ako handa." Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Margo, at pagkatapos ay walang magawang sinabi, kung gayon. "Matulog ka ng maaga. Good night." Matamis na ngumiti si Margo nang makita niya ang nawawalang kaluluwa ni Cyrus, pagkatapos ay tumalikod at lumabas ng silid ni Cyrus. Bahagyang ngumiti si Cyrus pagkatapos panoorin si Margo na umalis, at pagkatapos ay bumalik sa kwartong mag-isa para magpahinga. Alas 8 ng umaga kinabukasan. Si Cyrus at Margo ay umalis sa hotel at direktang sumakay sa flight papuntang Solbury City.
Bandang alas 5 ng hapon, dumating ang eroplano sa Solbury City. Pinababa ni Cyrus si Margo sa eroplano, at pagkatapos ay sumakay sa flight papuntang Bihang City ng mag-isa. Bagamat ayaw ni Cyrus na makipaghiwalay kay Margo ngayon. Kung tutuusin, tumataas din ang relasyon ng dalawa. Ngunit walang ibang pagpipilian si Cyrus kundi ang malaman na mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat gawin sa Bihang City. Kaya maaari lamang siyang pumili ng isang tao na babalikan sa Bihang City. Nang bumalik si Cyrus sa Bihang City, mahigit alas 12 na ng hating gabi. Pagkababa ni Cyrus sa eroplano, sumakay siya ng taxi at umuwi. Ngunit pagbukas pa lang ni Cyrus ng pinto, nakita niya ang sobrang sexy na si Vera na nakaupo pa rin sa sofa at nanonood ng mga teleserye. Matapos makita ni Cyrus si Vera, abnormal na bumagsak ang ekspresyon ng mukha nito, at sumimangot siya at nagtanong, "Eldest sister, bakit nandito ka pa sa bahay ko?" Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, tumingin muli si Vera kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "May problema sa kwartong ni-renovate ko, kaya hindi ako makaalis pansamantala." Kabanata 1300. Pupunta ka ba? Ano? May nangyari na naman. Tumingin si Cyrus kay Vera sa harap niya, at ang ekspresyon ng mukha nito ay hindi nakakapagsalita. Tutal, halos kalahating taon nang nakatira ang babaeng ito sa bahay ni Cyrus. Oo, ayoko pa naman sa kulay ng bagong pintura na pader, kaya pinalitan ko ulit. Bahagyang tumango si Vera. Tumingin si Cyrus kay Vera sa harap niya at talagang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Ate, sabihin mo lang sa akin ang totoo, wala ka naman talagang inuupahang bahay, di ba? Pupunta ka ba? Upang manirahan sa aking bahay magpakailanman. Isang magandang babae na kasing laki ko ang nakatira sa bahay niyo, hindi ka pa rin ba masaya?" Nilingga ni Vera ang kanyang ulo at sinulyapan si Cyrus, at sinabi sa napakadiin na tono. "Ate, hindi naman ito tanong kung masaya ba ako o hindi, pero medyo hindi ba tama na magkasama tayong dalawa? Tsaka may girlfriend na ako ngayon. Paano mo nalaman?" Sigaw ni Cyrus kay Vera na may napakabagbag na tono. "Ano ang inaalala mo kapag wala ang girlfriend mo sa Bihang City, at tayong dalawa ay ordinaryong magkaibigan? Nag-aalala ka ba na hindi mo mapigilan ang sarili mo?" Ngumiti si Vera at sumagot kay Cyrus. "Ikaw." Hindi nakaimik si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Vera, at pagkatapos ay nagngalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Bibigyan kita ng isa pang buwan sa pagtatapos. Kung hindi ka aalis, lilipat ako." Bahagyang tumingin si Vera kay Cyrus, ngunit hindi nagsalita. Si Cyrus naman ay naglakad patungo sa kanyang silid na may mga hakbang. "Anong ginagawa mo nitong mga araw?" Lumingon si Vera para tingnan si Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus. "Alam mo kung ano ang ginagawa ko, dapat mas alam mo kaysa sa akin." Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga labi at sumagot, at pagkatapos ay dir-diretsyong naglakad papunta sa kanyang silid. "Ikaw ay walang utang na loob." Nang makita ni Vera ang pagbabalik ni Cyrus sa kwarto, galit siyang napag-alitan, saka galit na umupo sa sofa at nanood ng teleserye. Alas 8 ng umaga kinabukasan. Nang magising si Cyrus, nalaman niyang lumabas na si Vera sa klase. Kailangan kong sabihin na hinahangaan pa rin ni Cyrus si Vera minsan. Karaniwang nanonood ng TV sa gabi ay makikita ng alas 2 o alas 3 ng umaga. Ngunit makakabangon siya ng alas 7 ng umaga pagkatapos ay magbihis ng matingkad at pumunta sa klase na talagang hindi ka panipaniwala. Pumasok si Cyrus sa banyo upang maghilamos sandali, at pagkatapos ay lumabas ng bahay.
pagkaalis ng bahay, hindi na pumunta si Cyrus sa Bihang University dahil walang masyadong importante sa Bihang University. Sa kabaligtaran, maraming bagay sa Tianyan Club ang naghihintay na harapin ni Cyrus. Sa simula, nakuha ni Cyrus ang Tianyan Club mula sa Lani, at ang pinakamalaking biktima ay sina Clinton, Jofer at ang kanyang anak, at si Francis sa likod nila. Sa makatuwid, sina Francis at Clinton at ang kanilang anak na lalaki ay bumili ng club na tinatawag na Loloy. Ang layunin ay upang samantalahin ang pagkuha pa lamang ni Cyrus sa Tianyan Club, at ang pundasyon ay hindi matatag, kaya plano nilang makipagkumpetensya kay Cyrus. Sa makatuwid, iminungkahi ni Cyrus na magdaos ng seremonya ng pagbubukas para isulong ang Tianyan Club, at siya nga pala, upang sugpuin si Clinton at ang kanyang anak. Dati, dahil sa mga pangyayari sa pagitan ni Margo at ng pamilyang Fan, si Cyrus ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na pakialaman ang seremonya ng pagbubukas. Ngayong nalutas na ang mga usapin ni Margo, plano ni Cyrus na hanapin si Michaela para talakayin ang seremonya ng pagbubukas. Higit sa 9 ng umaga, dumating si Cyrus sa Tianyan Club. Bagamat binago ng Tianyan Club ang may-ari nito. Dahil sa pag-iral ni Michaela, ang normal na operasyon ng Tianyan Club ay hindi naapektuhan sa anumang paraan, at ito pa rin ang buhay na eksena tulad ng dati. Master De La Cruz, nandito ka ba? Isang magandang babae na nakauniforme ang lumapit kay Cyrus at sinigawan si Cyrus ng magalang. Kabaitan. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay sinundan ang babae sa Tianyan Club. Bernadette, walang nangyari sa club natin kamakailan. Kahit na ilang beses nang hindi nakilala ni Cyrus ang magandang babaeng ito, alam niya na ang babaeng ito ay ang lobby manager ng Tianyan Club. Maganda siya at sexy, at napakahusay niya, kaya may impression si Cyrus sa babaeng ito. Master De La Cruz, walang nangyari kamakailan. Tutal, Tianyan Club ito. Kahit magpalit ng amo, walang nang ahas na lumapit at manggulo. Mahinang sagot ni Bernadette. Mabuti naman, nandito ba si Miss Michaela Chin? May kinalaman ako kay Miss Chin. Tumingin si Cyrus kay Bernadette at nagtanong. Dapat nasa opisina ngayon si President Chin. Pupunta ako at tatawagin si Miss Chin para sa iyo. Mabilis na sabi ni Bernadette. Hindi. Aakyat ako at hahanapin ko siya. Busy ka. Malumanay na sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay mag-isa siyang pumasok sa elevator. Pagkalipas ng ilang minuto, sumakay si Cyrus sa elevator papunta sa itaas na palapag ng Tianyan Club, at pagkatapos ay hinanap ang opisina ng General Manager. Tutal, hindi unang beses na pumunta si Cyrus kay Michaela, kaya alam niya kung nasaan ang opisina ng General Manager. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, mahinang kumatok si Cyrus sa pinto. Kung tutuusin, nakatira si Michaela sa opisina. Masama kung mapahiya siya tulad noong nakaraan. Pasok ka. Tumunog ang malutong at matamis na boses ni Michaela. Itinulak ni Cyrus ang pinto at pumasok sa opisina ng General Manager. Pagkapasok sa opisina, kitang-kita ni Cyrus ang isang mahinang halimuyak. Ang halimuyak na ito ay kapareho ng halimuyak sa katawan ni Michaela. Naaalala niya ito hanggat naamoy niya ito. Minsan. Ngayon, si Michaela ay nakasuot ng puting changsam, at nakatingin sa dokumento, walang kamalay-malay na pumasok si Cyrus. Si Cyrus ay hindi nagmamadaling istorbohin si Michaela, ngunit tinitigan ang kaakit-akit na figure ni Michaela sa ilalim ng kanyang changsam. Master De La Cruz, nandito ka. Sa oras na ito, sa wakas ay napagtanto ni Michaela na ang taong pumasok ay si Cyrus, at mabilis na tumayo at sinabi kay Cyrus. Ate Bingbong, pasensya na ha,
may mga personal na bagay akong inisikaso kanina, kaya wala akong oras pumunta dito. Medyo nahihiyang paliwanag ni Cyrus kay Michaela. No way, medyo masinsinan si Cyrus. Dalawang beses pa lang nakapunta si Cyrus dito simula noong tinanggap niya ang club na ito. Kung hindi dahil sa pagkakaroon ng Michaela, tinatayang magiging dilaw ang club ngayon. Hindi bale. Anyway, walang major na nangyari kamakailan sa clubhouse. Tumingin si Michaela kay Cyrus at mahinang sinabi,